much. Maraming salamat. At hindi ko inaasahan, grabe, nag-abroad lang ako sandali ng mga tatlong araw lang. Pagbalik ko dito, 800 na ang patay. Sa karagatan, barko na naman at Sulpicio lines na naman. Maliban pa doon sa mga nasa Iloilo, sa mga tinamaan talaga ng bagyong Frank. From Giwan, Eastern Samar hanggang Northern Luzon, mga kapamilya. Mm-mm. Isang bagyo po na unpredictable as in super unpredictable. So hindi natin masisisi dito ang pag-asa dahil unpredictable. Pero ngayong gabi, kailangan nating linawin, partner, kung sino ang, kung ano ang hindi talaga natin maiiwasan dahil dala ni Inang Kalikasan. Mm-hmm. So wala tayong magagawa, hindi ba? Pag nilindol tayo, oo, pag nilindol tayo, sorry na lang tayo. Mm-hmm. Pero ano bang maihiwalay natin mga issue na pwede nating isisi sa tao, yung kagagawa na talaga ng tao at hindi ni Mother Nature. At pagkatapos nun, yung pagtatanda natin lahat, kasi yun ang problema minsan yung hindi nagtatanda Totoo yan, dahil sabi nga nila, ang Sulpicio, ilang beses na. So pag-iwanayin natin yan, ano? Merong mga bagay na hindi natin maiwasan, pero meron ding mga karumaldumal na mga pangyayari sa lipunan na gawa na mismo ng tao tulad ng... ng mga kababayaan na nagbubunga ng kamatayan po ng napakaraming Pilipino. At iba pa yung krimen. Iba pa yung krimen. Usong-uso din ngayon, partner, yung ano, yung mga nilolob yung mga bahay, yung mga patayan. Di ba, nagsimula dyan sa Cavite, yung mga bangko. Ngayon naman, mga bahay na mismo. Sumasakit ang bato ko sa'yo, partner. Sorry, talagang bad news. Ano? In broad daylight, papasukin, ano ba naman magnakaw na lang? Bakit naman kailangan pang patayin kahit yung 3 taong gulang na bata? May mga bagay na hindi ko maipaliwanag, partner. Totoo nga, pero kung hindi natin maipaliwanag at kung hindi man natin mapipigilan, paano natin protektahan ang ating mga sarili laban sa krimen? Dahil malay natin, baka tayo na o ang mga mahal natin sa buhay ang susunod na biktima. Kaya yan po ang ating pag-uusapan, mga kapamilya, at hahanapan po ng mga katugunan ang maraming katanungan ng bayan. Sabay-sabay po nating harapin ang mga pinag-uusapan ngayon at liliwanagin kasama ang mga taong gumawa mismo ng ingay. Wala nang pasikot-sikot pa, diretsahan pag-uusapan, walang bulahan. At sasagutin, mga kaibigan, ang tanong ng bayan sa isang gabi ng harapan. Sa kasagsagan ng bagyong Frank, Sabado ng tanghali, Nagimbal ang bansa sa balitang tumuob ang Heavy Princess of the Stars malapit sa baybayin ng Sibuyan Island sa Romblon. 700 katao ang nawawala. Apat ang kumpirmadong patay. Sa pahayag ng isang survivor sa kalagitnaan ng paglalayag, isang malakas na tunog sa barko ang narinig. Maya-maya pa, nakita na itong paggewang-gewang. Matapos ang 6 na oras, tumagilid na ang barko. Ito na ang ikalimang beses na nasangkot ang Sulpicio Lines sa trahedyang pangkaragatan. Una, noong Disyembre 1987, sumalpok ang barkong Doña Paz sa tanker ng MT Victor. Patay ang humigit kumulang 4,000 katao. Ito nga ang itinuturing na pinakamadugong trahedyang pangkaragatan sa kasaysayan. At ilang beses pa itong naulit. 1988, lumubog ang MV Marilyn. 1998, ang MV Princess of the Orient. 2005, ang MV Princess of the World. At ngayon, ang MV Princess of the Stars. Sa mga naghihinagpis na kaanak ng mga biktima, buntong ng sisi nila ang pamunuan ng Sulpicio Lines. Bakit daw kasi hinayaan na lumayag ang barko noong Biyernes ng gabi sa kabila na nakataas ang bagyo sa signal number 1? May sinuway nga ba silang utos o ang otoridad? Ang otoridad ang may pagkukulang. Kaya ang tanong ng marami, sino ang dapat managot sa trahedyang ito? Yan ang tanong! Ang daming tanong nun, ha? Talagang desidido siyang magtanong. Si Boy, tanong mo yun, mga kapamilya. Kailangan harapin at sagutin ng bayan. Narito na ang ating mga panuhin para magbigay ng paliwanag at sagot sa nangyaring sakuna. Kasama natin si Undersecretary Len Bautista ng Department of Transportation and Communications for Maritime Affairs.
At para ho mga kaibigan sa panig ng Philippine Coast Guard, nasa atin po ngayong programa ang Jefe mismo ng Philippine Coast Guard, si Vice Admiral Wilfredo Tamayo. At nawawala pa hanggang ngayon ang kanyang mga magulang at limang kapatid na sakay ng MV Princess of the Stars. Kasama natin si Heidi Laurel. At para ibigay ang paniko naman ng Sulpicio Lines kung ano ho ang kanila magagawa ngayon, si Attorney Arthur Lim mismo ng Sulpicio Lines. Attorney, ayan. Uy, magpasalamat tayo kay Attorney. At least meron tayong talagang pagharap ng ano, no, ng pinupukol ngayon ng kritisismo at saka ng sisi. Alright, so umpisahan muna natin tungkol sa search and rescue operations. Vice Admiral Tamayo, may mga nakuha pa ho bang mga survivors pagkatapos po ng trahedya? Meron kami mga natatanggap na ulat, pero sa tingin ko dapat i-confirm muna namin dahil sa dami ng insidente nangyari natin, minsan nagkakahalo-halo yung mga nakuha nating tao, no? So we'd like to make sure that the accounting should be really relating to the this particular incident of MV Princess of the Stars. So ang huling-ulat namin, meron kaming 27 plus initially 4, we have 31 survivors at mga limang bodies na nakuha. At ang tanong ng bayan, sabi nga, bakit pa daw pinalayag kung alam na may signal number 1 o number 2? Doon nga kung medyo nalilito eh, no? Totoo ba, sir, na pinayagan nyo because qualified yung kanyang tonnage, no? Yung laki ng barko. Pero kalaunan yata, kahit qualified siya dahil itinaas na ang signal number, kaya dapat na pinabalik, Admiral? Yes, actually, ang basis namin dyan yung talagang oras ng kanyang paglayag, no? Kung na-meet niya yung mga conditions na dapat ma-meet niya, no? Yung pag-alis niya at inabutan siya ng bagyo, I think this is more of a captain's call. Prudence dictates that if you are encountering rough waves, no, you can always go back o kaya take shelter, particularly that you are carrying a lot of passengers. Kahit na malayo na po yung kanilang nilakbay, pwede pang umalik o hahanap sila ng pagdadaungan nila sandali? Alam niyo po, ano yan, it's called a captain. It takes skills, no? Kasi alam mo naman, kung bawa medyo haharap ka sa malayong bayuhan ng alon, ano, hahanap ka na, no, medyo malapit-lapit na shelter para hindi ka madali kang lumiko kung sakaling ano, nakatanggap yung aming opisina ng isang report na nagsasabi nagkaroon ng engine trouble yung nasa aming barko. At palagi ko ito ay isang dahilan, no, kung bakit nagkaroon din siya ng problema sa karagatan. But in this particular case, sabihin natin merong storm signal number 1 doon sa pinagalingan niya at yung kanyang dadaanan na storm signal number 2, ano doon pa rin sobra pa rin ang tunelada ng... Kumbaga, qualified pa rin o maaari pa rin maglayag yung barko sa simple salita, no, Admiral? Pero ito siguro, mga kaibigan, ay dadaan sa mahabang naman pong investigasyon, kaya papasok, mga kaibigan, po dito ang Board of Marine Inquiry. Partner, no? So si Yusek Len Bautista, ano ho ngayon? Saan ho kayo ngayon? Anong punto ho tayo ngayon sa inyong Board of Marine Inquiry? Well, na-create na po yung Board of Marine Inquiry kaninang umaga sa pautusan po ni Secretary Mendoza. It's being chaired by the Vice Admiral Monty Wag. So yun pong deputy ni Commandant ang mag-chair nito. IAX classified po siya. Ito po yung international organization. No? Kasi may local classification societies. May international. Yung nag-classify po dito sa barko, international. No? So kailangan tingnan talaga yun ng Board of Marine Inquiry. Yun, alam nyo, kaya meron kaming draft executive order ngayon. Gagawa tayo ng National Transport Safety Board. Gaya po sa ibang bansa, it's an independent body that...